Hindi inalintana ng mga motorista at samahang Pinoy ang kapal ng hamog na nagpapalabo sa direksyon ng kanilang daanan sa kanilang drive for a cause para sa mga kapamilya nating nangangailangan sa Qatar. Yan ang Balitang Middle East ni Delphine Montenegro. Kahit masama ang panahon at zero visibility ang tinatahak na daan, hindi napigilan ang grupo ng United Pinoy Motor and Motorcycle Group, Qatar Pinoy Riders at iba-ibang community organizations na lumarga para makalikom ng pondo para sa mga kababayang nangangailangan. Bago sila tumulak papunta sa kanilang assembly point, nagbigay muna ng safety road briefing ang grupo ng Qatar Pinoy Riders. Mahigit 70 kilometro din ang nilakbay ng mga motorista para marating ang Lusail International Circuit kung saan nila gagawin ang programa. Nagsalo-salo muna sila sa inihandang lugaw, saka ito sinundan ng intermission dance number ng Music and Motion Culture Dancers, Beats and Bites Dancers at Extreme Level Dancers. Ang nakalap na pondo ay ibibigay nila sa pamilya ni Jim Sierte na pumanaw kamakailan matapos ang mahigit 2 taong pakikipaglaban sa cancer. Hindi po ako nagdalawang salita na sumama at mag-imbita pa rin po ng iba nating mga kaibigan para suportahan po ang ganitong klaseng bagay na particularly po sa mga pagtulong, hindi lang po kay Jim, kababayan at neglected at mga distress OFW dito sa Doha. Tutulungan din nila ang distress workers na sina Florence Ekogo, Mary Jean Francisco at mga kababayan nating nasa pangangalaga ng Polo Owa. Ang buong amount na nalikom ng drive for a cause na to ay maabot ng mahigit 4,000 reals. So, malaking tulong na rin ito sa mga kababayan natin na nangailangan. Umaasa naman ang United Pinoy Motor and Motorcycle Group na hindi rito nagtatapos ang pagbabayanihan ng mga Pinoy para sa kawang gawa. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UPMMD, nagpapasalamat po ako sa lahat ng dumalo, sampo ng mga kasama natin sa Filipino community na sana po at huwag po silang magsasawa, sumuporta sa mga ganitong pagkakataon. Nagbabalita sa Middle East, Delphine Montenegro, Doha, Qatar.